Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Channel Reds again. At nandito po tayo for the update ngayon sa ating ginagawang project dito sa mga ating engineering department ng ating DEPW at ang ating lungsod po ng Manila at ang proyekto po ng ating putihing yon, Mr. Moreno, kasama kanyang vice mayor Hanila Kuna at sa ating mga kababayan na sa matatrabaho po sumusuporta sa proyektong ito. So anyway, mga kaibigan, nandito po tayo sa ating Manila COVID-19 hospital, field hospital. At sa nakita nyo, mga kaibigan, meron pong asfalto na dito sa area na to. So naalala nyo last time sa pag-update natin ng gabi, ginawa po yung project na to ng gabi kasi natapos din naman yun. So nakita nyo yan, naka-asfalto na po itong ating daanan ng ating mga ambulance. So anyway, mga kaibigan, ayan ang ating kaibigan, boss. Napansin nyo, mga kaibigan, mabilis po ang trabaho dito, napakabilis po. Ito po yung project na ito, ay abutin po tayo ng 60 days in project. So ayan, ito mga kaibigan, nakita nyo yung asfalto po hanggang doon po sa kabila yan. So ito po yung magiging daanan o magiging rampahan itong ating mga sasakyan, itong ating mga emergency services like ambulance, ang ating mga medical services, ganun. At sa ngayon, mga kaibigan, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho nitong ating mga contractors dito po sa ating hospital. So ayan, meron pang sounds dito sa loob, makakaiba. So ayan, mga kaibigan, sana nakita niyo po, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng ating City Electrical Division dito po sa pinangunahan po yan ni Engineer Randy Sadak. So ayan, mga kaibigan, ito po yung sitwasyon sa loob. So nakita niyo yan, mas madami na po wires. Last time po, so nakapintura na po yung kulay puti. So ayan, mga kaibigan, sa nakita niyo po, ang dami pong mga wiring natin dito eh. Sa tuloy-tuloy po kailangan po sa trabaho dito. So ayan. Ayan, mga kaibigan, ito po yung sitwasyon dito. So meron na po dito yung mga hardiflex natin, maayos naman po. Ayan, so may natatrabaho din po dito sa gilid. Ayan na, sila naglalagay nito ng ating mga hardiflex, mga boss. Ayan, so nilagyan na po ng hardiflex dito. So dito, mga kaibigan, bago po nila salpakan ng hardiflex po yan, mga kaibigan, may nakalagay po dito nga pang ano po ng insulator, itong init natin. Mapansin nyo po, halos lahat po yan para po kapag umiitong panahon, hindi po lalo itong iinit, kumbaga may control. So ayan, mga kaibigan, so ayan, nakikita nyo po, may papakita ko sa inyo dito, mga kaibigan, parang bago to eh. Ito po ang lagay ng ating mga oxygen. Ayan. Ayan, so dito ilalagay yung ating mga oxygen tanks dyan sa labas po. Bali ito po yung pag kinalik mo dyan, ayan, kinalik mo po dun sa may tanke ng oxygen. Ayan po yung sitwasyon na isasaksak po yan, lalabas po dito yan. Ito po yung nalala nyo last time na inano ni Yorme. Ito po yung lalabas ng oxygen. So ito po yung frame natin ng ating bintana. Ayan. So si boss nyo ako atang i-project nyan. So ay, ito, mga kaibigan, puspusan pong trabaho dito, wiring, pleto, pabilisan po rito. Ayan. So ang ating mga electrical. So ayan, ipasok na po itong mga wire dun sa mga tubo. Last time, nalala nyo po, wala akong linya ng kuryente yung last time. Puro lang po tubo yan, ayan.
Tapos ngayon eh sa kabilang side eh, sila na po naglalagay nitong linya ng kuryente. At dito naman po tutuloy naman po itong pag-welding o pagdidikit itong ating mga frame sa ating bawat parte ng ating container. So anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy lang pong pagkatrabahan dito. Napapansin nyo po ito po, nakasabit po ito itong mga kuryente. Ayan. Ano lang po yan mga kaibigan, na ilabas na po itong mga abang. If in case na maglalagay na sila ng mga wiring, madali na lang po, at least makita naman natin agad-agad. So mga kaibigan, marami pa pong gawa. Ayan, ito napapansin nyo po ito. Meron na pong wall. Oh. Ito kahabaan ito. Meron na pong wall. Meron na pong dingding. Ito po yung hard reflector ito na nakalagay dito, yung mga wire. Ayan, ito po yung itsura niya. Mga 70% ito po yung itsura niya sa loob. Ayan, ba't nasabi ko pong 70%? Kasi po, skeletal type pa lang po itong ibang pipe. And then marami pa pong nangyayari. Meron pa pong pintura. Meron pa pong ilalagay ng mga tawag dito na masilyo po itong seal talaga itong area na to. Kasi siyempre, ano po ito eh, for medical purposes. So kailangan talaga secure tong area na to, kasi if in case eh mahirap na, at least maganda yung secure na secure yung ating paligid, especially po COVID mo pinag-uusapan dito. So anyway mga kaibigan, ayan, hanggang doon po sa dulo, nandun na yun po ang ating electrical. Halos po dito sa nakita niyo mga kaibigan, puro po yung trikala na nandito. Sa ngayon hapon mga kaibigan, medyo okay-okay na po itong ating paligid. Medyo malamig-lamig yan po ng konti kasi nga mahangin tsaka makulimlim. Pero nung last time na pumunta po ako dito, napaka-init po talaga rito. Saka pag nag-face mask dito para hindi ka makahinga. Ayun nga kasi sobrang init, tapos kulob pa yung area. Kaya nga sabi, kailangan talaga ng aircon. Na talagang malakas ang aircon kasi hindi pwedeng electric fan lang dito. Kukulangin ka sa hangin dito. So ito mga kaibigan, ayan po, nakalagay na po itong flooring, ayang plywood. Ito yung flooring. So, ayan, ito po yung sa likod pa, ginagawa po ito. So ito po yung flooring. Ayan, so meron na po dito, side na po. Ayan. So ito po yung ginagamit nila na pang ano sa may wall para po hindi masyadong mainit. Ayan po yung ginagamit sa mga bubong usually. So meron na pong sahig dito. So ayan mga kaibigan, ito po yung sitwasyon ng ating Manila COVID-19 field hospital. So bagong pintura pa pala itong ating dingding ng ating wall. So nalagyan ko na. Okay lang yan, malalaba naman yung mamaya. So ayan mga kaibigan, dahan-dahan lang po ito ating pag-aasikaso. Para at least maganda naman po yung dahan-dahan para at least sure ball yung gawa. Dan sa mabilisan yung gawa, mahirap na at least, diba? Ayan ang ating mga tropa mga kaibigan. Ito yung pag-update po natin dito sa ating area. So ayan, may nag-welding nito sa side na yan. At ayan mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po ito ang ating pag-update dito. So anyway mga kaibigan, mga 1 day, 2 days bumabalik-balik po tayo dito para po for the update sa paligid, para po makita natin na ipapakita ko po sa inyo ang magiging sitwasyon nito kung ilang araw bago po matapos ito, within 60 days actually mag-mugawan man lang ito. Mabilisan po yung gawa talaga rito. So basta importante po, pulido po yung gawa, saka maayos po yung pagkakalagay para po walang hassle o walang backdrop. So anyway mga kaibigan po, ako
po si Charles eh. At magandang hapon po sa inyo. Ito po yung sitwasyon dito sa ating Manila COVID-19 Hospital. So yan, ito po sa harap natin makabigay, ito po yung ating grandstand. So ito po yung ating grandstand. So ayan po yung ating libreng testing booth. Ayan, so at dito na part na to, marami pong ito yung po yung coast guard natin, yun po yung ating Kemita Police. Ayan. So ngayon mga kaibigan, napapansin nyo marami pong kabataan lumalabas at ewan ko po sa kanila at nag-i-enjoy po sila sa pagbabike. Ayan. So ngayon mga kaibigan, tuloy po ang pag-update natin. Ito po si Chala Reds, magandang kahapon po sa inyo. At nakikita nyo po, dito po yung ating mga contractor dito po sa ating project site. Ayan. Boss, sa mga kaibigan, nakita nyo po, ayan po sila, mag-iikot po yata sila. So ayan po yung service dito na ginagamit pag nag-iikot po sila sa site. Ayan, pakita ko sa inyo. Sana all! Ayan mga kaibigan, diba? Cute ng kanilang service. Ayan. So ayan mga kaibigan, magandang hapon po. Ito po yung sitwasyon ito po sa ating Manila COVID-19 field hospital. So malapit na rin po itong matapos, pwede po paggawa. So maybe more or less. Ayan, more or less. Ayan. So yun yung mga kaibigan, magandang hapon po. Papaalam ako sa Charles. And medyo napansin nyo po mga kaibigan, medyo makulimlim po talaga yung panahon ngayon. Tsaka medyo malamig, maganda yung panahon. Tsaka mahangin. Well hindi masyado nakaka-high blood. Ayan. So anyway mga kaibigan, magandang hapon po. And God bless you po. Ito po si Channel Reds. Si Channel Reds, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe po ang aking maliit na channel. At huwag niyo pong kalimutan suportahan po itong ating channel na maliit lamang. At sana na may gabayan pa tayo ng Panginoon sa ating araw-araw na ginagawa. So anyway, magandang araw po. And happy life po.